Guys, this is how to propagate triangularis. So, nag-cut ako from our trees. And then, ayan, tatanggalin natin yung excess leaves niyang mga yan. So, yun ang kailangan natin. Cuttings. And then, the rooting powder. And also... itong ating pumice. Diyan natin siya ipaparooting, then i-cover natin. So, ganun kadali lang, guys. And then, we will check after a week, and then another week. Kasi yung pumice, nagkikip yan ng moist, and at the same time, malamig siya. So, mabilis makapagparooting yan pagka sa mga triangularis. So, binasamo na natin siya. Wait lang, guys, ha. And then, ang gagamitin ko lang container is this one, yung aking libis. Yan, binatasan ko lang sa ilalim. So, dyan ko sila ilalag. Kakat lang natin yung other ano niya, leaves. Kaya natin tanggalin. Para hindi siya mag-cause ng rotting. Yan. Yan. So, pwede na yung itira. And then this one. Kasi tutubo pa rin naman yan kapag ka... ito, hindi ko. Parang ayoko itong tanggalin. Tanggalang bawasan ko lang. Yan. Second. And then our third. So, make sure na ang gagamitin yung shear na pang cut is always clean. Yan. Third. And then this one. Kukuha ko dito. Ito is yung malaki ang leaves. Kung mapapansin nyo, malaki leaves nito compared to this one. Small lang. Maliit talaga ang tubo ng mga leaves nito. This one talaga is big. Kaya ipapropagate ko dito ang malaki. So, bawasan natin yung mga leaves nito. Yan. Tira lang natin to. Yan. And then here, i-ano na natin to. Sama sa propagation. Ito. Kasi another sanga naman to. So, try natin kung mapapaugat natin siya. At magagawa natin ng isa pang panibagong triangularis plant. Ayan. So, iba kasi, hindi siya pwede kasi mga babies pa. So, yan. Tapos, nalagyan natin siya. Ito na siya. Rooting powder bago natin ilagay doon. Powder natin, guys, pwede siyang gawing solution. May instructions naman sa likod. I-mix mo lang yung 1 sachet. So, ganito yung kaliit. 2.5 liters of clean water in a bottle or container. Then, shake for about 30 seconds until it completely dissolved. Ayan. But some, dinadirect na lang ang saw-saw dito ng plant, then direct na sa halaman. So, ito try natin kay triangularis. Gagawa rin tayo ng solution, pero gagamitin muna natin yung isasaw-saw lang natin ng plant. Ito siya. So, ididip ko lang to. Kasi basa naman na yung plant eh. Ganyan lang. Ididip ko lang yung dulo. Ito sa rooting powder natin. Kasi sabi naman nila, nag-work na rin daw pag dinip mo lang yung dulo. Dalawang bigyan eh. Pwedeng direct to deep, pwede namang gumawa ka ng solution. So, this one, i-abalikan ko kayo for update after a week. Kung nagkamusta na ba ang progress nila. So, yan. Then, another one. Ito. Ayan. So, lalagay ko na siya dito sa wet pumice. So, ilalagay na natin siya dito. Natin ito. Check. And then, iiwan natin siya for a week. And then, sa loob ng container na yan. One. Wait lang, hapa pa ako. Yan. Third. So, hopefully, mabuhay natin itong apat na ito. Half-way. Ah, may isa pa pala. Wait lang. Five pala. Kuha ko na isang container. Wait lang, guys. Sila, so, lagay na natin dito sa container. Tapos, sasarahan lang natin ang container. Para makita ko isa. Balikan natin to after a week. Or siguro after 3 days, tignan natin. Kung may progress. Ayan. Ganyan na siya, guys. And then, we are going to cover it. Ayan. Ayan. Cover lang natin. Actually, dapat nakasealed yan eh. Alam ko, dapat parang kahit air wala. Pero sige, haharangan natin yan na doon. So, ayan, guys. So, ayun na sila sa loob. There. Ayan. Balikan natin after 1 week on progress.